Pagmulat ni Maria ng kanyang mga mata, ay nasa isang silid na siya. Bumangon siya at naupo sa malaking kama. Maaliwalas, malinis at halatang mamahali ng lahat ng mga kagamitang nakikita niya. Wala siyang ideya kung nasaan siya ngayon o kung papaano siya napunta sa silid na kinaroroonan niya ngayon. Bumukas ang pintuan at pumasok ang isang babae na mukhang napakabata ng itsura. May dala itong isang tray na naglalaman ng pinggan na may pagkaing tila, isang palamuti ang pagkakaayos. May baso na puno ng malamig na inumin at may kasama pang isang bulaklak na nakalagay sa isang maliit na florera. Sino ka? Nasaan ako? Usisa ni Maria sa babaeng may napakabatang kaanyuan. Ako si Margarita. Napag-utusan lamang ako para dalhin sa iyo ito. Kumain ka at magpalakas. Halos maghapon ka ng walang malay. Saad ng babaeng nagdala ng pagkain para kay Maria. Sagutin mo muna ang tanong ko. Nasaan ba ako ngayon? Tanong pa ni Maria na tumayo na mula sa kama. Lumakad palapit si Margarita, dala ang tray ng pagkain para kay Maria. Wala itong kibo at inilapag lamang nito ang tray ng pagkain sa isang maliit na mesa. Pagkalapag niya sa tray ng pagkain, ay tumalikod na ito at naglakad patungo sa may pintuan. Teka, sandali lang, nene. Hindi mo ba talaga sasagutin ang tanong ko? Pahabol pa ni Maria. Kumunot ang noo ni Margarita. Nakahawak na ito sa siradura ng pintuan, pero hindi muna niya ito pinihit. Lumingon ito kay Maria na tila ba nagngangalit ang anyo. Margarita ang pangalan ko at hindi nene. Bata lang akong tignan, pero sa pagkakaalam ko ay mas nauna pa akong isinilang kaysa sayo. Anito na may diin. Narito ka ngayon sa pamamahay ng presidente. Ibiniling niya sa amin na ituring kang isang panauhin at hindi bilang isang bihag. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi namin lalagyan ng laso ng ihahain naming pagkain sayo. Dagdag pa nito bago niya buksan ang pintuan at lumabas na ng silid. Pagsara ng pinto, ay mabilis na tumakbo si Maria upang buksan ito. Pero hindi na niya mapihit pa ang siradura. Ngayong nalaman na niya na nasa pamamahay na siya ni Escobar, ay hindi na siya maaari pang maging kampante. Pero ano pa ba ang magagawa niya sa pagkakataong ito? Nanlulumo siyang lumayo sa may pintuan. Nagbalik siya sa may kama at lumuhod sa tabi nito. Nagyuko siya ng kanyang ulo at sinimulan na niya ang pagdarasal. Umaasa siya na gagawa ng paraan sina Rosa at Lena para mahanap siya at masagip mula sa kamay ng kasamaan. Dalangin din niya na sana ay hindi ito ang simula ng katuparan ng kung ano ang nakasaad sa huling bahagi ng propesiya. Pero kung magkaganon man, ay hinihiling na lang niya sa Diyos ngayon na mananaig pa rin ang kabutihan at liwanag. Magawa mang angkinin ng kadiliman ng kanyang puso at kaluluwa. Samantala, sa mansyon ng mga Aragon, tuluyan nang nawalan ng malay si Rosa at putlang-putla na ang kulay ng balat nito. Nangingitim na rin ang kanyang mga labi at nagsisilitawan na ang maiitim na ugat sa kanyang mga braso, sa dibdib at liig. Unti-unti na siyang pinaparalisa ng nalanghap niyang lason, pero pilit pa rin niya itong nilalabanan. Maging ang matandang Ursula ay walang magawa sa sitwasyong ito.
ni hindi niya alam kung papaano ko kontrahin ang bagsik ng lason. Gumagawa siya ng alternatibong gamot, pero ayon sa kanya ay magagawa lamang nitong pabagalin ang paggalat ng lason sa buong katawan ni Rosa. Kayo na po muna ang bahala sa kanya. Halos paos ng tinig ni Lena. Kikilos ka na ba upang hanapin ang isa niyo pang kaibigan? Ikaw man ay nagtamo din ng mga pinsala. Huwag ka sanang magpadalos-dalos. Saad ni Tandang Ursula. Hindi po. Tutungo po muna ako sa kumbento ng Santo Cristo. Kailangan ko pong maiparating kay Mother Helen ang nangyari kay Maria. Tugon ni Lena. Tumango na lamang ang matandang mambabarang bilang pagsang-ayon nito sa pasya ni Lena. Ate Lena, sana po ay mahanap niyo si Ate Maria. Tiyak po na takot siya sa mga oras na ito. Wika ni Sophia na luhaan ang mga mata. Niyakap ni Lena ang dalagita at marahan niyang hinaplos ang ulo nito. Huwag kang mag-alala, Sophia. Hindi ganoon kadaling matakot upang hinaan ng loob si Maria. Dahil alam niyang hinding-hindi siya pababayaan ng amang nasa langit. Saad ni Lena na di na rin napigilan pa ang pagtulo ng kanyang mga luha. Lumabas na si Lena at tinungo na ang kanyang sasakyan. Pakisabi na lang sa dad mo kapag nagkamalay na siya kung saan ako nagtungo. Kayo na muna ang bahala kay Rosa. Babalik din ako dito bukas ng hapon. Saad pa ni Lena bago siya sumakay sa kanyang kotse. Samantala, sa kalangitan, nakatayo si Miguel sa gilid ng mga ulap. Nakatunghay siya ngayon sa madilim na kalupaan. Pilit niyang hinahanap ang eksaktong lugar kung saan ikinukubli ni Escobar si Maria. Pero anumang hanap ang gawin niya, ay hindi niya magawang maramdaman pa ang presensya ng kapatid niyang madre. Isang tinig ang narinig niya sa kanyang likuran at agad na nagpamulat ng kanyang mga mata. Inabot ka na ng gabi kakahanap sa kanya. Nagawa mo na bang malaman ang kinaroroonan niya? Usisa ni Gabriel. Kung saan man siya dinala ni Escobar, ay tiyak na protektado yon laban sa anumang enerhiya o lakas na nagmumula sa kabutihan. Imposibleng mahanap ko ang lugar na yon kung nandito lamang ako at nakatanaw lang sa kalupaan. Tugon ni Miguel. Kung ganoon, ay kailangan mo nang makababa ulit, Manong. Dapat ding malaman ni Mother Helen ang tunay na sitwasyon ngayon. Mukhang umaayon na sa panig ng kasamaan ang mga nangyayari. Bakit ba ito hinahayaan na lang ng Supremo? Saad pa ni Gabriel. Sa narinig ni Miguel, ay agad siyang napabaling paharap kay Gabriel. Patungo na doon si Lena. Siya na ang bahalang magsabi kay Mother Helen. At tungkol naman sa nasabi mong mukhang umaayon na ang sitwasyon sa ating mga kaaway, ay marahil ganoon na ngayon. Pero hindi nangangahulugan na hahayaan na lang ng ating ama na manaig ang kasamaan. May dahilan ng lahat, Gabriel. Mangyayari ang dapat mangyari dahil yun ang nakatakda. Wika ni Miguel bago ito lumakad palayo sa gilid ng mga ulap. Napasunod na lang ng tingin si Gabriel sa kanyang manong Miguel. Alam niyang pareho lamang sila ng iniisip at nararamdaman sa puntong ito. Pero pinipilit na lamang marahil ni Miguel na maging makatwiran pa rin sa kabila ng malaking dagok na kinakaharap ng tatlong sugo ng liwanag. Sa tahanan ng mga Aragon, walang tigil ang pagbuhos ng luha ni Sophia habang minamasdan niya ang nakaratay niyang ama
sa dami ng pinsalang tinamo ni Leandro sa labanan ay halos mag-agaw buhay na ito at dahil sa dami na rin ng nawalang dugo sa kanyang katawan. Naupo si Sophia sa tabi ng kanyang ama at marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Salamat dad. Salamat po at hindi niyo ako iniwan. Bulong ni Sophia bago niya haggan sa noo ang walang malay niyang ama. Nagulat na lang ang dalagita nang marinig niya ang pagtili ni Tandang Ursula sa kabilang silid. Taranta siyang tumakbo upang malaman ang sitwasyon. Napatakip na lang siya ng kanyang bibig nang makita niyang nakadapa na sa may sahig si Rosa. Sumusuka na ito ng maitim na dugo at halos mamuti na ang mga mata. Sophia, tulungan mo ako. Buhatin natin ang Ate Rosario mo. Wika ng matandang mambabarang. Wala na po ba talaga kayong magagawa? Hindi niyo na po kayang lunasan ang kalagayan ngayon ni Ate Rosa? Umiiyak na usisa ni Sophia habang inaakay nila si Rosa upang ipahiga muli sa may kama. Napailing na lamang si Tandang Ursula bago ito nagwika. Kalat na ang lason sa buong katawan niya. Kung alam ko lang sana kung anong uri ng lason ito, ay makakagawa ako ng pangontra. Tugon nito. Ang lason na unti-unting pumapatay sa kanya ay hindi mo mahahanap sa kahit anong libro ng itim na kaalaman tanda. Kaya kahit ikaw pa ay hindi makakayang makagawa ng pangontra. Bago pa siya tuluyang malagutan ng hininga, tinig ng isang lalaki na nakatayo sa may pintuan ng silid. Agad na napalingon sa kanilang likuran sina Tandang Ursula at Sophia. Nakita nila ang isang lalaki na balot ng itim na kasuotan at natatakpan din ng itim na tela ang ilong at bibig nito. Sino ka? Papaano kang nakapasok sa pamamahay na ito na hindi man lang namin nararamdaman? Usisa ni Tandang Ursula. Walang tugon mula sa lalaki. Basta lumakad na lang ito palapit sa nakaratay na si Rosa. May dinukot ito na kung anong bagay sa ilalim ng kanyang damit. Ito ay isang maliit na pahabang kahon at sa pagbukas niya ay naglalaman ito ng isang herenggilya na may nakapaloob ng malinaw na likido sa loob nito. Inilabas niya mula sa kahon ng herenggilya na may lamang antidot. Ano ang bagay na yan? Yan ba ang lunas para sa kanya? Usisa ni Tandang Ursula. Itinurok ng lalaki ang herenggilya sa braso ni Rosa at inubos niya ang nilalaman nitong likido. Magiging mabuti na ang lagay niya. Bukas na bukas ay manunumbalik na ang dati niyang lakas. Saad ng lalaki bago ito tumayo mula sa tabi ni Rosa. Ikaw ba yan? Kuya Sandro? Usisa ni Sophia sa misteryosong lalaki. Humarap si Sandro sa dalagita at hinawi niya pababa ang tela na nakatakip sa kanyang ilong at bibig. Nanlaki ang mga mata ni Tandang Ursula nang lumantad na ang mukha ng lalaki. Ang panganay ni Leandro? Bulalas nito na nandidilat ang mga matang nakatuon kay Sandro. Ako ang may gawa nito sa kanya. Kaya ako lang din ang may alam sa nararapat na lunas. Pagbalik ng lakas niya kinabukasan, sabihin niyo na maghanda siya. Alam ko kung saan naroon ang kaibigan niyang madre. Saad ni Sandro. Hindi ka pa ba mananatili dito, kuya? Kailangan ka ngayon ni Dad. Tiyak na mas mapapabilis ang pagbuti ng katawan niya kapag nalaman niyang nagbalik ka na sa amin. Wika ni Sophia.
Lumakad palabas si Sandro. Tinungo niya ang kabilang silid upang silipin ang kalagayan ng kanyang ama. Tumayo lamang sa may pintuan si Sandro at pinakatitigan lamang nito ang walang malay niyang ama. Pwede bang dumito ka na lang kuya hanggang sa magkamalay na si Dad? Pagsamo ni Sophia at akma na nitong hahawakan ng kamay ng kanyang kuya. Pero umiwas si Sandro at naglakad na pababa sa hagdanan patungo sa harapang pintuan. Napasunod na lang ng tingin si Sophia sa kanyang kuya at gumuhit sa kanyang labi ang isang mapait na ngiti. Madaling araw na nang makarating si Lena sa kumbento ng Santo Cristo. Pagpasok niya doon ay agad niyang hinanap si Mother Helen. Nang nalaman na ng matandang madre ang nangyari kay Maria, maging ang kalagayan ngayon ni Rosa, ay halos mabuwal ito sa biglaang panghihina at panlulumo. Saan kaya nila maaaring dinala si Maria? Bakit mo po ito pinahintulutan? Diyos ko! Humahagulgol na wika ni Mother Helen na nakaluhod na sa sahig. Patawad po, Mother. Hindi namin nagawang bantayan si Maria. Naging pabaya kaming mga kaibigan. Saad ni Lena, nawala na rin patid ang pagluha. Napailing si Mother Helen. Hindi, Lena. Walang sino man ang dapat nasisihin sa nangyari. Ito ang nakasaad sa propesiya. Pero sana ay hindi manawari na magiging kalaban niyo nga si Maria sa pinakahuli niyong pakikipaglaban sa kasamaan. Tugon ng matandang madre. Isang tinig ng lalaki ang pumukaw sa kanilang usapan. Hindi pa natutupad ang huling bahagi ng propesiya hanggat wala pang nangyayaring masama kay Maria. Pero hanggang mamayang gabi na lamang ang panahon na meron tayo para mahanap kung saan siya dinala ni Escobar. Marami akong kilala na matataas na kasapi ng kanilang kapatiran. Maaari natin silang puntahan isa-isa at alamin sa kanila kung saan posibleng naroon ang itinakda. Wika ni Sebastian na kanina patahimik na nakikinig kina Mother Helen at Lena. Kung ganoon po ay dapat na tayong kumilos kaagad. Bawat oras po na lumilipas ay ang unti-unting pagkaupos ng ating pag-asa na masagip si Maria. Saad ni Lena. Pinakatitigan ni Sebastian si Lena. Sa itsura mo ngayon ay parang wala ka pang pahinga mula sa matinding labanan. Ni ang makaidlip yata ay di mo pa nagawa. Antayin muna nating magliwanag. Gamitin mo muna ang ilang oras na nalalabi bago sumikat ang araw para makapagpahinga. Hindi ka rin tatagal sa labanan kapag wala kang sapat na lakas. Huwag kang mabahala ng husto kay Maria. Walang gagawin sa kanya si Escobar hanggat hindi pa sumasapit ang gabi ng pulang buwan. Wika ni Sebastian. Napailing lamang si Lena bago lumingon kay Mother Helen. Tumango naman ng madre bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Sebastian bago ito humawak sa kamay ni Lena. Kailangan mong maging malakas para magawa mong mailigtas si Maria. Mas makabubuti ng maglaan ka muna ng panahon para makapagpahinga. Magtiwala ka kay Sebastian. Alam na niya ang kanyang gagawin sa ganitong pagkakataon. Saad ni Mother Helen. Kinaumagahan, mabigat at nananakit pa ang buong katawan ni Rosa nang bumangon na siya sa higaan. Pagbaling niya ng tingin sa may bintana, ay nasilaw pa siya sa maliwanag na sikat ng araw. Agad na sumagi sa isip niya si Maria at nagmadali na siyang tumayo at lumabas ng silid. Napatulala na lang si Sophia nang makasalubong niya si Rosa.
Bumakas ang tuwa sa anyo ng dalagita at agad na napayakap sa kanyang Ate Rosa. Kamusta na si Tio Leandro? Si Lena, nasaan siya? Mga katanungan ni Rosa. Wala pa ring malay hanggang ngayon si Dad. Si Ate Lena naman po ay nagpaalam na tutungo sa Santo Cristo. Tugon ni Sophia. Kailangan na naming kumilos kaagad. Nasa mga kamay na ng kaaway si Maria. Dapat naming mapigilan ang pagiging ganap ng huling bahagi ng propesiya. Saad pa ni Rosa. Bago ito bumitaw kay Sophia at tutungo na sa ibaba kung saan naroon ang mga gamit niya at sandata. Nagpunta dito si Kuya Sandro kagabi at sinabi niya sa amin na ipaalam sa'yo na alam daw niya kung saan nila dinala si Ate Maria. Wika ni Sophia. Nangunot ang noo ni Rosa at malalim na napaisip. Sandro? Yung panganay na anak ni Tio Leandro? Tanong ni Rosa. Siya nga ate. Sinabi pa niya na siya daw ang may gawa kung bakit nalaso ng katawan mo. Pero siya din ang nagbigay ng lunas para bumuti na ang kalagayan mo. Tugon ng dalagita. Ha? Pero bakit na ginawa yun? Siya ang dahilan kung bakit nasa kamay na ngayon ni Escobar si Maria. Naguguluhang wika ni Rosa. Nanlaki ang mga mata ni Sophia at napailing sa kanyang nalaman. Hindi ko alam ang bagay na yun, Ate Rosa. Huli na noong makarating ako sa puok ng labanan. Kaya hindi ko alam na nagawa yun ni Kuya. Saad ni Sophia. Nagbihis na si Rosa at kinuha na niya ang kanyang itak na nakapatong sa isang mesa. Wala na siyang oras pa para magpahinga. Pero dapat muna niyang mahanap si Sandro upang malaman kung saang lugar naroon si Maria. Paano mo siya mahahanap, ate? Wala naman siyang nasabing lugar kung saan siya maaaring makita o makatagpo. Usisa ni Sophia habang naglalakad sila ni Rosa palabas sa harapang pintuan ng mansyon. Bahala na, Sophia. Marami pa namang ibang paraan. Tugon ni Rosa. Paglabas nila ng mansyon ay naroon na sina Aling Simang at Mang Nanding. Mag-iingat ka lamang, Senyorita Rosario. Naway mahanap niyo kung saan man naroon ngayon si Binibining Maria. Saad ni Aling Simang. Tumango lamang si Rosa bilang tugon. Heto, Senyorita. Kakailanganin mo ng masasakyan. Pag-aari ito ng iyong Tio Leandro. Saad naman ni Mang Nanding bago nito iabot kay Rosa ang isang susi ng kotse. Marami pong salamat, Aling Simang. Mang Nanding, kayo na po muna ang bahala kay Tio Leandro at Sophia. Wika ni Rosa. Isang magarang itim na kotse ang nakaparada na sa harapan ng mansyon. Ito ang sasakyang gagamitin ni Rosa para sa misyong hanapin ang kinaroroonan ni Maria at sagipin ito mula sa mga kamay ni Escobar. Akmang bubuksan na niya ang pintuan ng kotse nang may marinig siyang nagwika. Pupunta ka ba doon ng mag-isa? Tinig ng isang lalaki. Pagharap ni Rosa sa lalaki ay agad siyang napahawak sa kanyang itak at pumorma na para makipaglaban. Agad namang nagtaas ng mga kamay si Sandro. Hindi ako naparito para makipaglaban. Narito ako para sabihin sa iyo ang mga impormasyong kailangan mo. Saad ni Sandro. Gaano ako nakakasiguro na pawang katotohanan ng lahat ng mga sasabihin mo? Ikaw ang may kagagawan kung bakit napunta si Maria sa mga kalaban namin.
Bakit ako magtitiwala sa'yo? Pang-uusig ni Rosa sa kanyang pinsan. Nasa sa'yo na yan kung paniniwalaan mo ako o hindi. Yun na ang huling trabaho ko para kay Escobar. Kaya wala na akong pananagutan o kaugnayan sa kanya ngayon. Trabaho lamang ang lahat para sa akin. Pero nalaman ko na ngayon na masyado na akong nalugmok sa kadiliman. Nabulag ako dahil sa pagnanais kong maghiganti. Nakalimutan ko na naisipin ang kapakanan ng mga inosenteng tao. Mali ang nilalang na kinamunghian ko ng mahabang panahon. Mali na hinayaan ko ang aking sarili na maging kasangkapan ng kasamaan. Kaya heto na lang sa palagay ko ang magagawa ko para mahugasan man lang ng kahit kaunti ang bahid ng mga kasalanan sa buo kong pagkatao. Mahabang paliwanag ni Sandro. Ngayon mo pa talaga nakuhang magsisi. Pero tama ka. Hindi pa huli ang lahat para baguhin mo ang iyong mga pananaw. Tugon ni Rosa. Sinabi nga ni Sandro ang eksaktong lugar kung nasaan si Maria. Idinitalye din niya ng malinaw ang bawat bahagi o sulok ng pamamahay ni Escobar. Kung saan nagtitipon-tipon ng maraming mga bantay o kung ilan ang bilang ng mga personal na tauhan ng presidente sa loob ng kanyang malaportres na mansyon. Salamat sa impormasyon. Malaking bagay ito upang matiyak namin ang kaligtasan ni Maria. Ayokong umasa, pero sana ay maibahagi mo rin sa amin ang taglay mong husay at lakas. Kailangan namin ng malalakas na makakasama sa laban ng aming susuungin ngayon. Wika ni Rosa. Napayuko si Sandro at napailing. Maging ako man ay walang kakayahang malusutan, umagapi ang lahat ng mga bantay sa mansyon na yon. Maraming malalakas at kakaibang mga nilalang at may mga patibong din para sa mga nais mang himasok sa kanyang pamamahay. Nakikita nila ang bawat sulok at bawat silid ng lugar na yon. Kaya mahihirapan ang sino man na makapasok doon ng walang pahintulot. Isang pagpapatiwaka lang nais nyong gawin. Tugon nito. Wala rin namang saysay ang pagtakas sa nakatakdang maganap. Kapag napasa kamay na ni Escobar ang kapangyarihan ni Maria, ang lahat ay magwawakas na. Kaya kung pagpapatiwakal man ang gagawin naming pagsagip sa kanya, ay mamamatay kaming lumalaban para sa katwiran at kabutihan ng lahat. Saad ni Rosa. Napabuntong hininga si Sandro at napaisip bago ito nagwika. May isang abandonadong gusali sa bayan ng Maharlika. Magtungo kayo doon kapag nagkita na kayo ng iyong kasama. Makikipagtagpo kami sa inyo para buuin ang isang alyansa. May mga kasamahan din akong maaasahan sa ganitong pagkakataon. Magkita-kita na lang tayo doon at doon natin pag-usapan ang mga gagawin nating hakbang. Wika ni Sandro. Idinitalye din ni Sandro ang eksaktong lokasyon ng gusaling tinutukoy niya na siyang magiging lugar ng kanilang tagpuan. Napangiti si Rosa bago sila naghiwalay ng landas. Habang minamaneho niya ang itim na kotse ng kanyang tiyuhin, ay nagdadayal na siya ng kanyang telepono upang ipaalam kay Lena ang mga impormasyong nalaman niya. Sa mga sandaling ito, ay kasalukuyan na ring bumibiyahe sina Lena at Ginoong Sebastian. Patungo sila sa mansyon ng mga Hermosa upang kumuha ng ilang mga armas. Hello Rosa, mabuti naman at maayos na ang lagay mo. Nasaan ka na ba ngayon? Usisa ni Lena habang magkausap sila ni Rosa sa telepono. Mahabang kwento. Malalaman mo na lang ang buong detalye mamaya. Magkita-kita tayo sa Maharlika.
Ititext ko na lang sa'yo ang eksaktong lokasyon. May mga makakasama na tayo sa pagsagip kay Maria. Saad ni Rosa bago niya ibaba ang kanyang telepono. Pagdating ni Lena at Ginoong Sebastian sa mansyon ng mga Hermosa, ay agad silang sinalubong ni Ginoong Damian. Ilang segundo pang nagkatitiga ng magkapatid bago naglahad ng palad si Sebastian upang kamayan ang kanyang kuya. Mahigpit namang hinawakan ni Ginoong Damian ang palad ng kanyang nakababatang kapatid. Hinatak niya ito palapit sa kanya at niyakap. O tama na yan, baka magkaiyakan pa kayo. Nakangiting saad ni Lena bago siya lumakad papasok ng mansyon. Kailangan namin ng mga armas. Maraming mga armas. Wika ni Sebastian. Sa anggera ba ang pupuntahan niyo? Usisa ni Ginoong Damian. Lumingon si Lena sa kanilang katiwalang matanda. Seryoso ang kanyang anyo, kaya naging seryoso din ang mukha ng matandang katiwala. Nakuha na nila si Maria at ngayon ay kailangan namin siyang sagipin. Hindi maaaring makuha ni Escobar ang kapangyarihan niya dahil yun na ang magdadala sa buong daigdig patungo sa walang hanggang kadiliman. Tugon ni Lena. Napatulala si Ginoong Damian at napalingon pa sa kanyang kapatid. Sino-sino pa ba ang mga makakasama niyo? Ang mismong presidente na ng bansa ang makakalaban niyo. Hawak niya ang buong puwersa ng sandatahang militar. Gaano man karaming armas ang dalhin niyo, ay hindi niyo pa rin matatapatan ang lakas ng hawak niya ngayon. Wika ni Ginoong Damian. Gayon pa man Kuya Damian, hindi kami pwedeng umasa na lang sa himala sa pagkakataong ito. Mamayang gabi na ang pagsapit ng pulang buwan, kaya wala na tayong ibang pagkakataon para sagipin si Maria. Saad ni Sebastian. Tinungo na nilang tatlo ang silid kung saan nakaimbak ang iba't ibang uri at kalibre ng mga baril. May mga matatalas din na mga patalim at mga pampasabog. Inilabas ni Ginoong Damian ang dalawang malalaking bag na siyang paglalagyan nila ng mga armas at mga bala. Kinuha pa ng matandang katiwala ang paboritong rifle ni Senyor Gustavo at sinipat-sipat ang teleskopyo nito. Kakailanganin nyo ng karagdagang makakasama sa labang haharapin nyo. Alam kong lipas na ang panahon ko, pero kapag hawak ko na ang isang mahusay na rifle, ay para bang nagbabalik ako sa aking kabataan. Hayaan nyo akong sumama upang maging bantay sa inyong likuran. Saad ni Ginoong Damian. Nagkatinginan sina Lena at Ginoong Sebastian at napatango na lang sa pasya ng matandang katiwala. Ganap na alas tres ng hapon nang marating ni Rosa ang abandonadong gusali sa siyudad ng Maharlika, ang lugar ng tagpuan nila. Pagbaba niya ng kotse ay natanaw na rin niya ang isa pang sasakyan na paparating. Huminto sa harap niya ang pulang kotse at napangiti siya nang makita niya si Lena na nakaupo sa harap ng manabela. Pagbaba ni Lena at ang magkapatid na Damian at Sebastian ay lumakad na sila papasok sa abandonadong gusali. Maliwanag pa ang sikat ng araw sa labas, pero balot na ng dilim ang loob ng sirasirang establishmento. Naaaninag ni Rosa ang tatlong persona sa isang madilim na sulok. Humakbang ang tatlong yon palapit sa kanila. Tumapat sila sa espasyong tinatamaan ng liwanag na nagmumula sa labas. Lumantad si Sandro, kasama niya sina Samuel at ang babaeng may batang kaanyuan na si Margarita. Sila na ba ang dalawang tinutukoy mong makakasama natin? Usisa ni Rosa.
Tumango si Sandro bilang tugon at nilingon ang dalawa niyang kasama. Siya si Samuel, isang mahusay na marksman. Maaasahan natin siya sa pagbabantay ng buong perimeter. Pagpapakilala ni Sandro sa lalaking may tato ng isang bungo ang buong mukha. Ang babae namang nasa aking kaliwa ay si Margarita. Sa kanya ipinagkatiwala ni Escobar ang pagbabantay sa silid ni Maria. Kabisado niya ang loob ng mansyon, kaya siya ang magsisilbing mata natin na mag-uulat ng mga kaganapan sa loob ng bahay ni Escobar. Tukoy naman ni Sandro sa babaeng may napakabatang itsura. Hindi ko talaga naisip na magiging kasama ko sa labanan ng mga babaeng ito. Pero pera-pera lang naman talaga ang sa akin. Sinabi ni Sandro na ibibigay niya sa akin ang kalahati ng malaking salapi na itinatago niya. Magtagumpay man ang misyong ito o mabigo, kaya isa lamang itong tipikal na trabaho para sa akin. Kapag nagawa na nating makuha ang madre, ay tapos na rin ang kontrata ng ating alyansa. Wika ni Samuel. Kailangan nating magawa ang nararapat. Wala nang halaga pa ang salaping makukuha mo sa misyong ito. Kapag nabigo tayo, maghahari na ng tuluyan ng kasamaan dito sa lupa. At gagamitin nila ang taglay na kapangyarihan ni Maria para wasakin ang kalangitan. Saad ni Lena. Ikaw, ano naman ang iyong dahilan? Bakit ka makikiisa sa amin sa pagsagip kay Maria? Usisa ni Rosa kay Margarita. Napangiti ang babaeng may batang kaanyuan bago nito tiningala si Sandro. Marami ng beses nang iniligtas ni Sandro ang buhay ko sa tiyak na kapahamakan. Marami akong utang sa kanya na kailangan kong mabayaran. Bukod dun, ay hindi ko rin ninanais na maghari ang kasamaan dito sa mundo. May ilang mga tao din akong pinapahalagahan at nais na protektahan. Isa pa, naaawa ako sa kaibigan yung madre. Naririnig kong usapan sa mansyon na gagawin daw siyang alay para sa kanilang Panginoon. Hindi ko din gusto na sapitin niya ang kapalarang yun. Tugon ni Margarita. Matapos na magkakilanlan ang magkabilang pangkat, ay inilatag na ni Sandro ang isang blueprint. Bumuo na sila ng kanilang plano at pinagpasyahan na rin nila ang takdang oras ng kanilang pagkilos. Inaasahan na nila ang pagdagsa ng maraming mga kapanalig at mga tagasunod ni Escobar. Bukod pa sa hukbong militar na magbabantay sa seguridad ng buong presidente. Naghiwalay muna ang dalawang pangkat at nagtakda na lang sila oras ng muli nilang pagtatagpo. Alas 6 ng gabi, sa mismong lupain na ni Escobar ang magiging tagpuan nila. Samantala, sa kalangitan, nasa harapan ng malaking salamin sina Miguel at Gabriel. Nakita nila si Lena at Rosa na nakabuo na ng isang pangkat para sagipin si Maria. Hindi magiging madali ang labang haharapin nila, Manong. Kakailanganin pa nila ng karagdagang tulong. Saad ni Gabriel. Nalalapit na ang muling pagtutuos ng dilim at liwanag. Tiyak na hindi magpapabaya ang mga kalaban sa pagkakataong ito. Hawak na nila ang itinakda. Malamang na naghahanda na rin ang hari ng kadiliman. At anumang sandali mula sa mga oras na ito, ay sasalakay na ang mga kampon niya dito sa kalangitan. Kapag naggaganon, ay hindi tayo maaaring umalis dito. Tayo ang magtatanggol sa kaharian ng ating Supremo. At ang mortal naman ang bahala sa magiging labanan para sa daigdig. May kanya-kanya tayong tungkulin na dapat gampanan, Gabriel. At dito sa langit, narito ang ating tungkulin bilang mga arkanghel
Mahabang tugon ni Miguel bago ito lumingon sa dako kung saan naroon ng malawak na butas na lagusan patungo sa impyerno. Sa mansyon ni Escobar, pasipol-sipol pa si Escobar paglabas niya ng banyo. Nakabalot pa ng puting roba ang kanyang katawan habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok gamit ang isang tuwalya. Nagsisidatingan na ang iyong mga panauhin, pero narito ka pa sa iyong silid at hindi pa nakagayak. Wika ng isang payat at matangkad na lalaki na nakaupo sa isang pang-isahang sofa sa loob ng silid ni Escobar. Napasapupa sa kanyang dibdib si Escobar sa pagkagulat dahil hindi niya inaasahan nang bigla ang pagsulpot ng lalaking ito. Masyado pa namang maaga para harapin sila. Isa pa ay kailangan kong maging malinis at maayos. Dapat ay presentable ang dating ko kapag tinanggap ko na ang espiritu at kapangyarihan ng ating Panginoon. Tugon ni Escobar. Tumayo mula sa sopa ang matangkad na lalaki at mariing tumitig kay Escobar. Heto na ang pagkakataon mo, Escobar. Tiyakin mo lamang na hindi na tayo mapipigilan pa ng ating mga kaaway sa gabing paparating. Maraming kabiguan na ang natamo ng ating Panginoon sa maraming siglong nagdaan. Kaya sa pagkakataong ito, ay dapat na matiyak mo na ang ating tagumpay. Wika pa ng matangkad na lalaki na kilala lamang nila sa bansag na koordinator o tagapamagitan. Ang tumatayong minsahero ng hari ng kadiliman. Paglabas ni Escobar sa kanyang silid ay pormadong pormado na ito. May dalawang babae na sumalubong sa kanya upang ipasuot sa kanilang kinikilalang pinuno ang isang pulang roba. Pagdaan ni Escobar sa may sala ng mansyon ay nakita niya si Crisanta at kakambal nitong si Crisanto. Nagyuko ang mga ito ng kanilang ulo sa pagdaan niya. Napahinto si Escobar at pumihit paharap sa tauhan niyang kambal. Bakit kayong dalawa na lang ang nakikita ko? Nasaan na yung tatlo? Usisa ni Escobar sa magkambal. Ayon kay Sandro, ay tapos na daw ang kanyang trabaho at kontrata sa iyo. Tiyak na kasama din niya sa mga oras na ito si Samuel. Kung nasaan man sila ngayon, ay hindi ko na alam pa. Tugon ni Crisanta. Napaisip si Escobar ng malalim. Eh si Margarita, kanina pa yata siya wala dito. Siya pa naman ang inatasan ko na magbantay sa itinakda. Saad ni Escobar. Biglang sumulpot sa kanilang tabi si Margarita. Dala ang isang tray na may nakahaing pagkain. Ah, nariyan ka lamang pala. Sige, dalhin mo na yung makakain ni Maria. Kailangan niyang maging malakas bago ang seremonya ng pag-aalay mamaya. Atas ni Escobar. Nagyuko lamang ng ulo si Margarita bago ito naglakad paakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Pasimple pa itong lumingon sa kanyang likuran at nagtama ang paningin nila ni Crisanta. Gaano ka ba nakakasiguro na nasa iyo pa rin ang katapatan nila? Paalala lamang, amo, baka kasama na sila sa mga nagbabalak na pabagsakin ka. Makahulugang wika ni Crisanta. Natawa lang naman si Escobar sa tinuran ni Crisanta bago ito naglakad patungo sa rooftop ng kanyang mansyon kung saan magaganap ang pagtitipon ng mga kasapi ng kanilang lihim na kapatiran.